Eileen, ano ba ang mga kailangan malaman ng ating mga kababayan dito sa ipatutupad na SIM registration? Yes, Monica, kailangan na nga nilang iparehistro ang ginagamit nilang SIM card pagkatapos na maipatupad ang IRR. Kung at dahil kung hindi, ay maaaring ma-deactivate o hindi na nila magamit itong SIM card na kasukuyang nilang ginagamit. Sa December 27 na nga ipatutupad ang nailabas na Implementing Rules and Regulations para sa SIM Registration Act. Doon din magsisimula ang mga telecommunication companies na magbenta ng mga deactivated SIM na kailangang ma-register. Magbubukas ng online registration platform ang mga telcos gaya ng Globe Telecom at Smart Communications para sa kanilang SIM registration. Sa oras na mabuksan ito, kailangang iparehistro ng mga SIM users ang kanilang SIM card upang magamit. Sa mga magpapa-register, kailangan din nilang isama ang kanilang full name, date of birth, kasarian, address at isang valid government ID na may photo. Para sa mga magpaparehistro ng SIM na gagamitin sa negosyo, kailangang ilagay ang kanilang business name, business address at buong pangalan ng isang authorized signatory. Sa mga turista o foreigner, kailangan din nilang ilagay ang kanilang pangalan at iba pang personal data, passport information at address. Hanggang 30 araw ang magiging validity ng kanilang SIM card at maaari itong i-extend kapag naipresenta na ang aprobadong visa extension. Para sa mga menor de edad naman na may cellphone, ang pangalan ng magulang ang ilalagay sa registration ng kanilang SIM card. Sa mga mayroon ng postpaid SIM kung saan mayroon ng naibigay na impormasyon sa mga telcos, kailangan lamang nila i-confirm ang naibigay na impormasyon. Paalala naman sa mga mayroon ng ginagamit na SIM card, agad itong iparehistro 180 days pagkatapos na maipatupad ang IRR. May palugit pang 120 days pagkatapos ito, ngunit madede-activate na ang ginagamit na SIM card kung hindi pa rin ito na iparehistro. Kailangan din anyang iparehistro ang SIM card na ginagamit sa mga wireless broadband modems at iba pang devices na nangangailangan ng SIM card. Samantala, may karampatang parusa naman para sa magbibigay ng maling impormasyon o mamemeke ng pangalan. Maaaring makulong ng hanggang 2 taon at magmulta ng hanggang 300,000 pesos ang mga mapapatunayang mamemeke ng impormasyon na ilalagay sa SIM registration. Agad namang madedeactivate ang isang SIM card na mapapatunayang ginagamit sa text scams. Maaari ring maparusahan ang mga mauhuling magbebenta ng rehistrado o nakaw na SIM card. Posibleng makulong ng hanggang 6 taon ang mga ito. Handa naman ang mga telco sa nasabing registration process. Ayon sa Smart Communications, ilang buwan din nilang inihanda ang platform na gagamitin para sa SIM registration. Nakahanda rin silang tumulong sa mga persons with disabilities, senior citizens at pregnant women para maiparehistro ang kanilang SIM card. May nakahanda ring special assistance process ang Globe Telecom para sa mga walang smartphones o walang internet. Handa rin ang Dito Telecommunity upang masigurong madali ang magiging registration process ng kanilang customers. Samantala nga, Monica, sa isang pahayag, sinabi nga ni Senator Grace Poe na maganda na agad na nailabas ng National Telecommunications Commission ang IRR para sa SIM Registration Act. Ngunit meron nga itong konting concerns o pangamba dahil hindi pa rin malinaw kung paano ang magiging verification process ng mga nagpaparehistro sa SIM Registration Act. Kung meron ba itong kagaya ng Globe na may selfie verification para makita yung mukha mismo ng mga magre-register. Monica? Aileen, hanggang ilang SIM card ang maaaring ipagmay-ari ng isang individual? Asa ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon no, kung ilan nga ang pwedeng maging kung ilang SIM cards ang pwedeng maging may-ari ng isang individual dahil nga kagaya nga sa mga menor de edad, ang pangalan ng kanilang magulang ang i-register doon nga sa mismong SIM card nila. At yan nga ang isa ba sa mga aantabayanan natin. Monica? At Aileen, meron kasing binigay lamang na oras kung kailan maaaring i-register ang SIM card kung hindi ito ay ma-deactivate. Maaari pa bang ma-reactivate ang na-deactivate na SIM card para makuha muli ng user yung parehas na numero?
Yes, Monica. So oras nga na ma-deactivate, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataon na ma-reactivate nga yung SIM registration card sakaling mang hindi umabot dun sa 180 days, tapos meron pang palugit na 120 days. Tapos 5 days matapos nga yun, ma-deactivate na yung SIM card. Pero pwede nga nilang ma-reactivate ito ulit. Monica? Maraming salamat, Aileen Cerudo, live na nag-uulat mula sa Quezon City.